Hello everyone! Mabuhay po tayong lahat. Andito na naman tayo. Ako yung magluluto ng maruya or ano ba ibang tawag dito? Pwede na rin tawagin itong banana pancake kasi meron siyang harina. So, ayan aking mga inihanda na gagamitin ko at saka ayan yung mga ingredients. Naka-ready na. Mag-start po tayo. Ayan yung flour. So, kailangan natin ng flour. Para mag-stick together lahat ng saging or banana. And lagyan po natin siya ng baking powder para umalis siya ng konti. 1 teaspoon and then 1 egg. And 1 1/2 cup of sugar. Yan po, brown sugar po yung aking ginamit. So, ayan, pagsamasamahin po natin lahat ng ingredients. And 1 1 cup of water. So ayan, haluin po natin mabuti yung flour. So actually, plano kong gumawa ng pancake. So I have a banana. Kaya naisipan kong ihalo na lang yung banana para mayroon siyang additional taste. Ayan. Kailangan haluin mabuti yung flour para maganda yung texture. So okay. Umpisa na po natin mag-cut nitong saging. Kailangan natin i-cut siya na small cubes. So ito po yung napakadali lang iluto. Hindi siya masilang kahit balik-balik ka rin pa man siya. Hindi siya masilan, hindi magbe-break yung ano, yung pagka ano niya sa ano, kawali. Hindi siya sticky. So, ito yung kakaibang maruya ko na niluto. Meron siyang egg. So, ayan. Keep on cutting lang para matatapos din yan. Ilagay natin na sa flour. Yung ating hinalong flour. Ayan. Okay, lahat po dyan ilalagay yung saging para mag-stick together lahat. So, kailangan natin i-prito siya ng may harina. Medyo mabagal ikat yung kutsilyo ko kasi walang talim talaga. As in, makurol. Okay, done. Cutting. And next, ayan, haluin na po natin yung banana sa harina. So,
kailangan haluin mabuti para lahat malagyan ng flour yung saging. Ayan, yung texture niya as in pancake. Diba? Okay. So, easy lang kung gawin ito pang merienda or snack. So, ayan. Nahalo ko lang masyado itong harina with saging. Ready for cooking na siya. And just wait for 1 minute. Ayan, start cooking na tayo, guys. So, ibilagay natin isang cup na oil. Ayan, kumukulo na yung ating mantika. So, pwede na natin lagyan siya ng banana. Banana pancake. Okay? So, ganyan yung paglalagay ng banana para hindi siya patak-patak. I-try din nyo, guys. Ang sarap kaya niya. Crunchy siya. Yung natapos na tutunyo, parang siyang tinapay. Kung saan ka pa, may banana pancake ka na. Ginawa kong malapad siya para madaling maluto lahat tapos na. Kasi hindi ako pwede magtagal magluto. Ayan. Ayan. Almost 3 pieces lang yung kasya sa kawali. So sa 5 pirasong saging, nagawa ko lang yung 6 pieces. Big size na yun. Still boiling the oil. Kailangan niya naka-assist ng isang kutsara o chopstick para hindi siya masira kahit may harina na siya at malambot pa. Okay, yan hindi equal yung kanyang kulay kasi tabi niya ata itong pagtabi ng kawali. Ayan, may natitira pa. Good for 3 scoop. Okay, napakadaling luto lang. Done already. Ang kalahati hindi pa masyadong luto. Kaya ayan, balik natin. Ayan, pag goldish color na siya, luto na. So, tagal nito maluto isa na to eh. Makapal yung kanyang pagkagawa. So, okay, next. Another 3 pieces. Yummy, yummy. Lalo na siguro kung nilagyan ko ito ng evaporated milk. Lalo na yun ang ginamit ko tubig. Parang nasa ang cake. Banana cake na labas niya. Kaya lang yung banana ko, ano siya, square-square yung cut niya. Nakakubes. Yung kakaibang maruya ako, guys.
just keep on boiling the oil hanggang sa maluto siya. And balik ka rin na para hindi masunog yung kabilang side. Cooking na tayo, guys. See. It's so yummy, yummy, this banana pancake. Ayan, tapos na tayo sa pagluluto, guys. So, mahirap siya kasi matapal. Malapad siya, tapos makapal pa. So, medyo hindi pa ito luto. Itong isang naiiwan, itong kabila. So, kailangan maging goldish yung kulay niya sa kabila para equal yung texture niya. So, ayan, nasunod yung kabila. Pwede na itong hangot. Guys, finally, done na. So, ito na ngayon yung finished product na aking ginawang banana pancake or maruya. So, ayan, ang ganda ng pagka-texture niya. Mas masarap kainin kapag bagong luto yan kasi crunchy. Sarap talaga. So makikita natin yung kulay niya, hindi siya masyadong sunog. Kasi once na ma-over, ano na siya, yung sunog na mapapait na yung taste niya. So kailangan ganyan lang yung pagkaluto. Brownish or goldish.